If I say politically motivated, it could be a politician, it could be the mayor, it could be the governor or a barangay captain. But my favorite name now is mayor. Sabi, mayor, alam mo na alam ko ang kalokohan mo. Sabi ng asawa. Kaya sabihin ko na lang rin, mayor, I joined the widow. Baka ikaw nga. Kaya may tatakbo as substitute. Matatalo ka man talaga. Do not try to be desperate and do foolish things. Huwag ka talagang baka susunod ka. Hindi tinukoy ni Pangulong Duterte ang mayor na kanyang pinagbabantaan nang dumalaw sa burol ni Aho Bicol Party List Representative Rodel Batocabe sa Daraga Albay kagabi. Sang-ayon daw ang Pangulo sa sinasabi ng byuda ni Batocabe, politika ang motibo ng pagpatay. Tatakbo sa pagka-mayor si Batocabe sa darating na eleksyon sa Daraga. Ang pagpatay kay Batocabe, tinawag niyang political terrorism na wala raw puwang sa eleksyon 2019. Kasi ang eleksyon is yung tao na mimili. Kasi sabihin mo yung tao na ugaling aso, if it's the choice of the people, then so be it. Do not go around intimidating or killing your opponents. Kasi hindi maganda yan. Rekomendasyon ng Pangulo sa ilalim sa COMELEC kontrol ang bayan. Sabi ng COMELEC, kinukonsidera na nila ito matapos ang nangyari kay Batocabe at dalawang di pa nakikilalang lalaki na nakitang patay sa lugar isang araw matapos patayin ng congressman. Kung aprubahan, iiral na ito sa January 13, 2019. Kapag nasa COMELEC control ang isang lugar, lahat ng mga national at local official kasama ang mga pulis at sundalo nasa direct control at supervision na ng COMELEC. Utos din ng Pangulo sa mga pulis at sundalo, patayin ang mga magmamatigas sa mga inspeksyon at checkpoint habang papalapit ang election period. I am placing the entire armed forces na assigned dito and the police to maintain law and order. Magdala ka ng barel, magkadaan ka ng checkpoint at sabihin mo hindi ako papara kay governor, ako mayor, ako ang utos ko sa police pati military, patayin mo. Nagpaabot din ang Pangulo ng pakikiramay sa kaanak ng nasawing police detail na si SPO1 Orlando Diaz na nakaburol sa Ligao City. Sasagutin na ron ng pamahalaan ang pag-aaral at pabahay para sa apat na anak ni SPO1 Diaz. Matapos ang kanyang mga manghang na mga salita para sa sino man daw na nasa likod ng krimeng ito, itinaas ni Pangulong Duterte ang pabuya mula 30 million, ginawa niya na itong 50 million pesos. Hindi man nabanggit ang kanyang pangalan, itinanggi ni Daraga Mayor Carlwin Baldo na may kinalaman siya sa pagpaslang kay Batocabe. Si Mayor Baldo ang makakatapat sana ni Batocabe sa eleksyon 2019. Ayon sa alkalde, hindi umano makatarungang nadadawit siya. Apektado na rin daw ang kanyang pamilya. Giit niya, hintayin na lang ang resulta ng investigasyon ng mga pulis. Mabigat din sa kaloob ko na wala pang lumalabas na official na rin ang investigasyon. Oo, ang bilis din na magkungulod sa akin. Sana po, yung pag-ano nila ng justice, huwag naman po nakakos ng injustice sa mga inosyente. Bam Alegre, GMA News.